We Filipinos usually get insulted and we feel like we are outcasts or disgraced when accused of lack of pakikisama. Yung pakikisama has been glamorized and institutionalized to the point that it almost is an unwritten law that people dapat nakikisama. Pakikisama as an institution, as a value system, has been a monster in our lives as much as it has been a blessing. Most often than not, it becomes a monster that robs us of happiness. Father, open our eyes to your truth. Let old truths be seen in a new light. Teach us, Father, quiet us. Help us. Without you, Lord, we cannot understand the deep applications of your truth. Be our teacher. Be our friend. Be our eye-opener tonight. In Christ's name, we beseech you. Amen. Amen. Ano ba yung pakikisama? Merong dalawang Tagalog words na involved dito eh. Yung pakiki, yung first word. And of course, yung word na pakiki has many shades of meaning. So yung pakiki eh, pagsali, pwedeng gusto mo talagang sumali. But most often than not, when it is used, yun ay pagsali sa isang paraan na hindi ganap, sa paraang hindi dapat. Kaya yung pakikialam, pakikipamatok sa hindi mo kapanalig o pananampalataya, pakikiapid, pakikilahok, meron siyang negative connotation. Parang hindi ka naman dapat nandun tapos nandun ka. Ngayon, yung word naman na sama, yun lang alam natin, join, pagsali o paglahok. So therefore, yung pakikisama, isang pagsali, isang paglahok sa isang hindi ganap na paraan. Partial lang yung pagsama mo, hindi ka talaga kasama, nakikisama ka lang. So hindi mo maaring, hindi mo aga anong gusto, pero hindi mo naman masyadong ayaw. So nandun ka na rin. Na nandun, hindi naman ganap na nandun, pero nandun na rin. At of course, ang pakikisama ay maaari rin natin ma-define na pagsali, hindi dahil gusto, kundi dahil gusto o inaasahan ng ibang tao na ayaw naman nating biguin, ipahiya, o kaya tanggihan. So ang pagsali, ang pakikisama rin na isang pagsali na bagamat hindi talagang gusto ay hindi naman talagang ayaw na ayaw, kaya sumasali na rin, nakikisama. What is the cultural background of pakikisama as an institution? Isa yan, kilala ang Pilipino sa hospitality, sa pakikisama, di ba? Yung mga ganyan. At bakit naman daw? Yung pakikisama has roots from ancient Filipino values na pakikikamag-anak, pakikikapit-bahay, pakikipagkapwa, at higit sa lahat yung pakikipagmabutihan. Mahalaga sa ating mga Filipino lahat yung mga values na yan. And naging napakahalaga sa Pilipino ang pakikipagmabutihan kung kaya't ang pakikisama ay naging institusyon sa ating buhay. Dapat nakikisama ka. Matuto kang makisama. Yan lagi ang teaching sa atin. Bata pa lang tayo. Hanggang tumanda tayo, matuto kang makisama. Let's take note that in spite of what you read in the tabloids today, lahat ng mga tinokpok, mga nanay, tinaga, mga kung ano-anong nababasa natin dyan, these are far and isolated cases. Let's never forget that the Filipino is by nature gentle and kind, always providing accommodation to the point of compromise, of inconvenience most of the time. We accommodate to the point of being inconvenienced. Well, let's take a look at our history. The Filipinos never had sweeping empires. Hindi tayo tulad ng Thailand, may mga dynasties, mga malalaking kingdoms. Hindi tayo tulad ng Korea, ng Japan, ng China, ng India. Di tayo tulad ng ating mga kapitbahay. We never had great dynasties and great royalties. We never had conquering generals. Unlike our Asian neighbors. And even much unlike our Western colonizers. We never had empires. We never had large dominions. Small scale ang orientation ng Filipino. Our ancestors lived in small villages where they fished and farmed. And why? Because they leave their neighbors in peace. And they did not covet their neighbor's land. Yung mga iba, kaya nagkaroon ng mga empire dahil gusto nila makuha yung pag-aari ng iba. And so their armies march and defeat one another until one strong man rules over vast empires. Therefore, our lack of imperial history, our lack of cohesive large-scale history is not a weakness.
It speaks of our basic goodness and kindness as a people. It is not to be a source of inferiority feeling. Among our neighbors talaga, kaya nang mumukod tangi na hindi nagkaroon ng mga empires. Hindi nagkaroon ng mga emperor. Hindi nagkaroon ng malalaking centralized governments. Why? Because Filipinos left their neighbors in peace. And Filipinos never coveted what was not theirs. You will imagine and you will agree that all empires grew by asserting your force on weaker people. And so even if we never had an imperial dynasty like Japan that goes back thousands of years, it is only because we are not a warlike people. We are a gentle people. But our gentleness in the face of colonizers and imperialists and opportunists became a weakness because they capitalized on it. Therefore, we were preoccupied and we were occupied, rather, by many forces throughout history. We don't need to go through the motions. The Muslims, of course, occupied Mindanao through their faith 2 centuries before the Spaniards. But we were occupied by the Spaniards, the British, the Americans, the Japanese. And there have been many subtle abuses of other foreigners as well, who come to our shores as beggars. They make fortunes in these islands out of our natural and national patrimony, and then look down upon us and exploit us as a people. This is the price we have to pay for being such a gentle race. We are the easiest to forget the slights that were inflicted upon us by history. And therefore, this systematic oppression and exploitation by foreigners of the Philippines, in the Philippines, saw the countless possibilities of further oppression and exploitation through natural ways, through the Filipino national consciousness and values, especially in the concept of pakikisama. Through the centuries, abuse and wrong application of pakikisama was instituted upon us. Kaya kailangan makisama ka, makisama ka, makisama ka. When the foreigners that conquered our lands knew about this basic gentleness, kinuha nila yun at ginamit nila against us. And they institutionalized the concept of pakikisama, itinuro sa mga simbahan, itinuro sa mga eskwelahan, at ngayon patuloy tinuturo sa atin ang society na makisama. These are vestiges of a colonial past. Because there was systematic exploitation of our natural values. Why am I talking about this? We're supposed to be a Christian congregation and not a sociological subject or a group. But we are not only a cultural group. We are not only Filipinos. We are Christians. And why do we talk about these things as Christians? Because as Christians, we are to have only one master, and that is Christ. We must be able to transcend all the cultural oppressions in our lives so that Christ will have no rival as king, as ruler of our hearts. Because whether we know it or not, we share the rulership over our lives with Christ, with many other rulers, and some of our cultural values are included. Kasama na nga yung pakikisama. A Christian must be free from this oppression because we must be free from all oppressions that rob us of happiness. John 10:10, the Lord said, "I came that they may have life and have it to the full." Have it abundantly. That's why we don't only look at Satan, we don't only look at evils in the air, but we also look at our culture, which can be an oppressor, which can be a co-ruler of Christ in our lives. To have a full and abundant life, we must be free to move about. We must be free to chase our dreams. We must be free to live our lives as we want it, so long as we do not break moral law. We must be free from the oppression of many cultural institutions. And one of that, if we will be honest, is pakikisama. Very oppressive. What are the many forms and faces of pakikisama in our lives? Note, yung labag sa loob ito, yung hindi naman talaga gusto. Niyaya, ayaw sumama, pero sumama na rin. Pakikisama. Diba? Tinitindahan, inaalok bumili ng isang bagay, ayaw bumili, hindi maa-afford o hindi kailangan, pero bumili, nakisama. Kinokolektahan ng abuloy sa religious festival, hinarangan tricycle, dahil merong religious festival, ayaw magbigay, pero magbigay ka na nga, pakisama. Estudyante, pwede na mag-submit sa school ng mga requirements, pero yung mga ka-eskwela, hindi pa handa, siya lang yung kaisa-isang handa, makisama ka naman, huwag muna ka mag-submit, saka na lang,
So kahit pwede na mag-submit at magkakaroon na ng credit ang kanyang labor, hindi nag-submit. Nakikisama. Kasama mong barkada mo, may binabastos sila, ayaw mo namang bastusin, pero nakisali ka na lang, o kaya nanahimik ka na lang, pakikisama. Kopyahan sa school, ayaw mo dahil masama, wala kang pakisama, o eto, kopya na. Lalo ang mga kabataan, takot na takot masabihang walang pakisama. Ayaw uminom, ayaw managarilyo, ayaw mag-drugs, ayaw magsugal, pero pambihira nun, wala ka namang pakisama. Sali na rin, nakikisama. Ayaw mag-skip ng class, ayaw umabsent sa trabaho, pero nayaya, sumama, nakisama. Labag sa konsyensya ang gagawin, ginagawa, nakikisama. May gustong ibang gawin, hinila, kinalimutan yung gusto niya, ang ginawa niya, yung gusto ng iba, nakisama. Sino sa atin, gano'n sa atin karami ang ganitong mga alipin? Alipin ng iba. And yet we dare to call ourselves free. Hindi mo magawa yung gusto mo dahil nakikisama ka. Yung ayaw mong gawin, ginagawa mo dahil nakikisama ka. Free ka ba nun? How often do you suppress or frustrate yourself because of pakikisama? In fact, a lot of pakikisama becomes, ano nga, yung pakikisama. Hindi na lang pakikisama, pakikisama na yan. What does the Bible say about this? Pero magkinalaman ng Bible dito sa pakikisama na ito. May kinalaman ba ang kultura natin sa katuruan ng Diyos? Psalm 1 verse 1 says, "Blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked, or stand in the way of sinners, or sit in the seat of scoffers." In other words, blessed yung hindi nakikisama. Blessed yung hindi nakikisama sa masasama o sa gawain ng kasamaan. Isaiah 7:15, idinidescribe ang Lord, and of course, ganun na rin yung isang taong blessed. "He will eat curds and honey when he knows enough to reject the wrong and choose the right." And Psalm 26 verse 5, "I abhor the assembly of evildoers and refuse to sit with the wicked." Ang Bible po, the great men of the Bible, hindi magagaling makisama. Walang kakwenta-kwenta yan si Shadrach, si Meshach at si Abednego. Ang buong Babylon, nang tumugtog ang mga trumpeta at ang mga drums, ang mga tambol ay nag-roll, lahat ay nag-worship sa napakalaking rebultong ipinatayo ng Nebuchadnezzar. Walang pakisama tong si Shadrach, Meshach at Abednego dahil believer lang naman sila. Wala silang pakisama, hindi sila nag-worship, and so, nakainitan, inihagi sila sa fiery furnace. But the Lord, nakisama sa kanila. Diba? May magandang pakikisama eh. Dahil hindi sila nakisama sa masama, nakisama sa kanila ang Diyos. Sinamahan sila ng Panginoon dun sa apoy. At hindi sila nag-apoy, sunog. Kung kaya nga, natakot si Nebuchadnezzar at sinabi niya, "O sige, tama kayo, your faith is right." Ito pa itong si Daniel, walang kakwenta-kwentang makisama to. Pinatira na ng hari sa kanyang bahay, pinakakain ng all of king's foods, which of course by Jewish traditions were defiled. Ayaw niyang kumain. Sabi niya, "Bigyan niyo na lang kami ng gulay. Yung mga tira-tira na lang dyan. Yun na lang kakainin namin. Tsaka tubig. Pwede na sa amin yun." And the Lord blessed them and they were stronger by 10 times than the people that ate the king's food. Mga Israelites that were captured in Babylon, walang pakisama. Nakita niyo na yung rivers of Babylon? Galing yun sa Bible, Psalm 137. "Because when the people of Israel were carried off to captivity in Babylon, kinuha ang mga Israelites, ikinulong sa Babylon, ikilala ang mga Israelites sa pag-awit. Songs in the temple, pinapakanta sila, pilit ng kanilang mga captors. Kanta naman kayo, wala na kayong pakisama. Sige na, kanta na kayo. Pero sabi nila, "By the rivers of Babylon, there we sat down. We wept when we remember Zion." And then they say, they ask us to sing a song, "But how can we sing the Lord's song in a strange land?" Sabi nila, the songs of the temple belong to the temple and they cannot be sung in Babylon. Hindi sila nakisama. And the Lord honored them that immediately after those years, 70 years, they were restored to freedom. Tita nyo yung mga magagaling makisama. Si Adan, ang galing makisama kay Eva. Di ba? Kumakain si Eva, "Hoy, makisama ka naman, kain ka naman." "Oh, nakisama." Yan ang nangyari. Nakita niyo pakikisama ni Bathsheba kay David? May sariling asawa nung pinatawag ni David, dali-daling dumating.
Eh, king yun eh, gwapo pa. Nakisama. Si Solomon, nakisama sa kanyang mga pagan wives. The pagan wives were allowed to do their pagan rituals inside Israel. And Israel was smitten by God. Kung si Judas, galing makisama sa mga priests, di ba? O, sabi niyo, hoy, inis ba kayo dyan? O, sige, ako na rin. Hmm. So, nakisama siya. What happens in Scripture pag ang tao nagiging obsessed with pakikisama? Napapasama. Sa mga nakikisama at the expense of their morality, this is what the Bible says. 2 Corinthians 6:17, therefore, come out from them and be separate, says the Lord. Touch no unclean thing, and I will receive you. To those ang mga nakikisama at the expense of morality, remember, get out of them and be separate. How sad it is that some Christians caught this verse and applied it to themselves at ayaw na nila makisama sa ibang Christian. Nila, be ye separate. So humihiwalay sila sa mga ibang Christians. Pero pag binasa natin yung context, pinapahiwalay tayo sa mga unbelievers at sa mga makasalanan. Ngayon, meron namang nakikisama, hindi naman nasasacrifice ang morality kasi wala naman talagang ginawang masama. Pero nakikisama at the expense of their happiness. Ayaw mo naman magpunta sa baklaran, inaya ka, sumama ka. Nagpupunta kang butchi mo kasi mas gusto mo magpunta sa Makati. Pero pinakisamahan mo na rin to. So wala ka naman ginawang masama talaga, morally speaking. Pero na at the expense of your happiness. Remember John 8:32. Then you will know the truth and the truth will set you free. In John 14:6, Jesus is the truth. In John 8:36, if the Son sets you free, you will be free indeed. And so therefore, you are not to allow people to infringe upon your freedom to do what you want, so long as what you want is not against God's law. You are not to be somebody's shadow. You are not to be somebody's slave. Hindi lang dahil sa pakikisama, the Christian is free to do anything that the Bible does not prohibit. Christian, you are free to say no. Pinapakain ka ng gulaman, ayaw mo, sabihin mo, I'm sorry, but I don't like it. But say no. Huwag mo laklakin yung gulaman, ayaw mo naman. Dahil lang nakikisama ka, you are not anybody's slave. You are free to refuse. Christian, you are free to be yourself, to be an individual. But do it in a nice and loving and non-judgmental way. But refuse if you like to refuse. The Lord has set you free not only from sin but from oppression. Not only from satanic oppression but from other people's oppression that dominate your life, that run your life. They have their lives to run and you have your life of your own to run. Kung i-apply natin ang Christianity, applied Christianity, what could be the principles in handling pakikisama? Ano kaya ang magagandang principles tungkol sa pakikisama? I have several suggestions, 5 of them, tungkol sa pakikisama. Una, kung ang pakikisamang hinihingi sa atin ay talagang kailangan at makakabuti sa humihingi at hindi naman makakasira sa ating kabanalan, makadiyos na makisama. Kahit mahirapan, kahit magsakripisyo. Kasi kailangan niya talaga. At hindi naman magkaka-create ng sin sa buhay ko. Kahit ako mahirapan, makikisama ako. It is godly. Kasi kailangan. Number 2 principle that I like to propose. Kung ang pakisama naman na hinihingi sa atin ay makabubuti sa humihingi, bagamat hindi naman niya talagang kailangan, pero paminsan-minsan lang naman tayong naaabala o hindi naman masyadong abala, makatao na makisama. It is humane na makisama. Kung ang hinihingi sa atin eh, bagamat hindi niya talaga kailangan, pero makakabuti rin sa kanya, hindi naman tayo masyadong mahihirapan, makisama na lang tayo. Makatao yun. Love for other people. Number 3 principle, kung ang pakikisamang hinihingi sa atin will entail great personal sacrifices on our part, but is not exactly needed, but only wanted by the requestor, kapretso lang niya, makatarungan lang na hindi makisama. Bakit mo papatayin ang sarili mo samantalang yun namang hinihingi niya? Hindi naman niya kailangan, kapretso lang niya. Gustong-gusto ka niya halimbawa na samahan mo siya ng isang linggo sa pupuntahan niya, pero you have to absent from school or from job and make great sacrifices, eh may iba rin naman siyang kasama, so pwede ka mag-refuse. Dahil hindi naman commensurate yung sacrifice mo sa magiging personal benefit niya. So you pay too much for what
little the other person enjoys. And principle number 4, kung ang pakikisamang hinihingi sa atin may not be against our morality, but is against our taste and personal inclination, katanggap-tanggap lang and understandable na hindi tayo makisama. We have freedom to our individuality. Pero, charitable naman na makisama. Hindi naman masama, kaya lang hindi natin type. Against our taste lang. Of course, we are entitled to our taste. Pero, charitable kung makikisama pa rin tayo dahil mahalaga sa kanya eh. Pero, understandable at acceptable na hindi tayo makisama because we have freedom to our individuality. And principle number 5, kung ang pakisamang hinihingi sa atin ay pakikisama, paglabag sa batas ng Diyos, paglabag sa batas ng tao, o kaya pagsali sa mga di katanggap-tanggap na religious rituals, maka-Diyos lamang at dapat lang na hindi makisama. And so there are several principles. Let us take this with caution. Hindi masama ang pakikisama. Napakaganda. Magandang tradisyon, it's very Christian, na makisama, na magsakripisyo para sa iba. But let those policies, which is applied Christianity, guide our concept of pakikisama. Kung morality na natin ang nakataya, definitely no. But we have a right to say no, if we like to say no. Only in a nice, loving, non-judgmental way. The Christian is free. Remember that. Freed by the power of Christ. We were freed to do good. We are free to refuse evil. And we are free to be ourselves so long as we do not contradict godly confines and godly limitations. In life, brothers and sisters, be happy. Enjoy this life. Hindi naman killjoy ang Diyos. He gave us life for us to enjoy it. And so be happy. Huwag tayong paalipin sa pakikisama. Huwag tayong maging anino. Huwag tayong maging tau-tauhan. Huwag tayong laging concerned about how people perceive us. Basta God perceives us in the right way, eh, kung masama ang loob niya, ano magagawa ko? Pero hindi naman ako pwedeng habang buhay na lamang ay sakripisyohin ko yung sarili ko dahil gusto niya. A Christian must be free from all of these things. And when we become free from the cultural bind that makes life difficult, then we will appreciate our spiritual freedom even more. Every form of spirituality must also find its expression in actual physical life. And so our spiritual freedom must also translate itself into personal freedom. Gamitin ang pakikisama sa paglilingkod, sa pagpapasaya sa iba, at sa paraang katanggap-tanggap lang sa Diyos. I like to ask each one, saan-saan kaya tayo napipilitang makisama? O makisama? Can anybody in this room say, ako talaga? Hindi ako nakikisama kahit kailan. I can make a firm stand when it's wrong. O nako-compromise ba tayo every now and then dahil nakikisama tayo? Nako-compromise ba ang personal happiness natin dahil lang nakikisama tayo? But remember the principles that we have proposed. Maganda rin mag-sacrifice for others. It is good to be charitable so long as it has a positive effect on the person. At talaga namang yung pagod natin, sulit, nakinabag naman siya. Hindi yung parang wala rin naman, kapritsyo lang, nahihirapan din lang tayo. Remember what John 8:32 says, the truth will set you free. John 14:6, the Lord said, I am the truth. In John 8:36, if the Son sets you free, you will be free indeed. There are many areas of our lives that we are unhappy because we are slaves of pakikisama. We cannot speak for ourselves. Kahit ayaw natin, pumapayag tayo, pero nagdurugo yung puso mo, lumalaban na yung kalooban, hindi ka masaya. That's not the kind of life that God wants us to live. God wants us to be happy, to have a full and abundant life.